natin pong dalasalin ang Biblia at siya. Orihin na ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia. Matuwa ka at magalak, o Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak ng si Jesucristo ang Panginoon namin, minarapat ng paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria ng kanyang ina, ay makamtan namin ang paligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Nakatuon ang magandang balita sa pagpapakita ng Panginoong muling nabuhay sa dalawang alagad patungong Emmaus. Ang mga alagad ay pauwi na pagkatapos ng mga kahindi-hindig na pangyayari noong nakaraang Biyernes. Nais na nilang balikan ang kanilang dating buhay dahil napunta sa kawalan ang kanilang pagsunod kay Jesus. Sinamahan sila ni Jesus. Ang paglalakbay pauwi ay nauwi sa isang paglalakbay ng pananampalataya tungo sa ibayong pagkilala kay Jesus. Ihanda po natin ang ating sarili sa banal na Eukaristiya. Sa kaarawan ni na Lea Reyes,
Vigan Panasinay, Mary Grace Remedio, at ni Father Roel Balmadrid. Sa kaluluwan ni Dr. Vicente Sr., Juliet, Jessica, Jose Jr., Normer, Hernan, Servando, Mirna, Adelaida, Petendo, Anita, Alejandrina, Ricardo, Bernardita, Melesha, Jose, Melchor, Elisea, Purificacion, at Romeo. Sa ngayon ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumahin niyo ang Panginoon. At sumahin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo mas maging marapat gumanap sa ginagawa nating pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pag-uulan. Yes, sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayanin sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita kong nalalim na sa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagala ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y naihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y hindi mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasin patungo sa buhay. Dahil sa ikaw at asama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi dumulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay nito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo
at ikaw'y kanyang pinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at narinig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat maging matatag sila sa kanilang sinumpaan noong sila'y bininyagan.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilaw, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang kordero walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumabi ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nananig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pa ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang lingkuding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May isang 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila ng tatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na angalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazareth, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan ng mapapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula niyong mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw sila nagpunta sa ligingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa ligingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano din ninyo mapaniwalaan ng lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito
bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan at ipinaliwanag sa ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sinasanayan na ng patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sabagat paglubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila, nang siya ay kasalang nilasapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala na si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. Nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narap na nilang nagkakatipo ng labingsa at ang ibang mga kasama nila nag-uusap-usap. Muli nang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin ang tinapay. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka natin, Panginoon Jesus Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating mabuting balita para sa ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay tungkol sa dalawang alagad na papuntang Emmaus. Mahalaga po na makita at maunawaan natin na ito'y isang paglalakbay, isang mahabang paglalakbay. It is a very long journey. Sa paglalakbay na ito, maihahalintulad natin ang sarili nating paglalakbay sa lupa. Yung dalawang alagad, they are so disappointed. They are so sad, kaya panigurado sa mahabang oras ng paglalakbay, tulala lang sila at tahimik hanggang sumama yung estranghero. Ganun naman ang tao pag disappointed. Kapag malungkot ang tao, kapag bigo, tahimik, hindi mo makakausap. Ikalawa, yung dalawang alagad, hubad, walang-wala. Pinaasa lang kami ni Jesus. Iniwan namin ang lahat, tapos iiwan din pala kami. Akala namin siya ang tagapagligtas. Kaya sila pupunta sa Emmaus, hubad sila. Paghubad, nakakahiya. Pag nakakahiya, magtatago. Gagawin nilang lugar taguan ng Emmaus. Ikatlo, yung dalawang alagad, sa haba ng nilakad, panigurado, sila'y nagutom. Tahimik, hubad, gutom. Ganito ko ilalarawan ang paglalakbay ng dalawang disipulo patungong Emmaus. Una'y tahimik, nakayuko ang dalawa, malungkot, hindi nag-uusap, hindi nagpapansinan. Pagtahimik, maraming bumubulong. Maaaring sa pagkakataon ito, ang bulong ng Diablo ay malakas na sinasabi sa kanila, "Oh, akala ko ba'y ililigtas kayo ng Hesukristo niyan? Oh, akala ko ba'y yun ang Mesiyas?" Ayon, namatay. Kaya nung lumapit yung estranghero, na alam natin si Jesus, hindi nila nakilala. Bakit? Sapagkat ibang bulong ang pinakikinggan nila. Nagtataka nga ako eh. Alagad yung dalawa. Ibig sabihin, araw-araw nilang narinig si Jesus. Pero nung sumama sa kanila, hindi nila nakilala. Iba talaga pag ang bumubulong ang Diablo. Sa panahon natin ngayon, tila baga hindi tayo komportable sa katahimikan. Lahat may opinion, lahat may sinasabi,
lahat gustong magsalita. Walang gustong makinig. Ang panahon po ng quarantine na na-extend pa sa ating lugar ay panahon ng pagtahimik. Maglilay-lilay sa mga nangyayari sa ating buhay, sa mga priorities natin. Yun nga lamang kailangan mag-ingat sa pagtahimik. Dahil habang nakatahimik ka, maraming bubulong-bulong. Mga minamahal ko, ano bang mas madalas ninyong marinig? Bulong ng Diyos o bulong ng Diablo? Kilala niyo ba ang tinig ng Diyos mula sa napakarami pang tinig? Sa panahon natin ngayon, napakaraming paraan para makilala ang tinig ng Diyos. Sa banal na misa, naku, lahat ng parokya ata may live streaming ng misa. Tuwing makikita mo ang Facebook mo, ang dami niyan mga misa. Nakikinig ka nga ba talaga? Lagi kong invitation, yung first reading, papakinggan natin. Second reading, yung salmo na pinag-ahandaan kantahin. Yung gospel, yung homily, pinakikinggan ba natin? Ito'y salita ng Diyos. Kaya po nakikiusap ako sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng banal na misa sa ating Facebook Live. Pag po nagsisimba, focus po tayo sa misa. Hindi po nakabukas na ang misa sa cellphone, nagluluto ka naman. Nakabukas nga ang laptop sa misa, nagte-text ka naman. Nakabukas nga ang misa sa tablet, kumakain ka naman. Ano to, entertainment? Hindi kami artista. Artista lang. Misa po ito na naglalayong makilala natin ang tinig ng Diyos. Ngayong quarantine, malakas din ang tinig ng Diablo. Hindi lamang tinig ng Diyos, kundi nandyan din ang tinig ng Diablo. Sinasabi sa iyo ng Diablo, ngayong quarantine, hoy, wala man ang kasweet-sweet ang asawa mo, wala man ang kasweet-sweet ang girlfriend mo, wala namang masamang mag-wait sa ibang babae sa messenger, libangan ba? Bulong ng Diablo. May mga bulong na nagsasabi, mahira ka ng iba. Mga bulong na nagsasabi, puhatan ng iba, magnakaw ka. Mga bulong na nagsasabi, take advantage of others. Yan ang bulong ng Diablo. At kapag hindi mo kilala ang tinig ng Diyos, mahuhulog ka sa kanyang tinig. Lagi kong naaalaala yung kwento ni Bishop Pampo sa Caloocan nung siya'y bata pa. Lagi daw siyang pinapasali sa laro na kung saan pipiringan ka, tapos iikutin ka ng ilang beses, tapos hahatawin mo yung palayok. Alam niyo po ba yung laro yun? Hataw palayok at tawag doon. Sabi raw ng kanyang tatay, anak, sa laro, marami kang tinig na marinig at sasabihin sa'yo, kanan, kaliwa, hampas, palo. Huwag mo silang pakinggan. Kilala mo naman ang boses ni tatay. At pag ako ang pinakinggan mo, panigurado mananalo tayo. At ina nga po, nagsimula ang laro, piniringan, inikot. Tama nga, ang dami-daming tinig na nasabing kanan, kaliwa, hampas. Pero nung narinig ko ang boses ni tatay, yun ang aking sinundan. Tama nga, napalo mo yung palayo, panalo kami. Mga minamahal ko, ang daming tinig. Dinidiktahan ka. Sana nakikilala natin ang tinig ng Diyos sa katahimikan. Ikalawa, ang dalawang alagad ay hubad. Walang-wala sila. Pinaasa kami. At dahil kami hubad, hiyang-hiya kami. Kaya ang gusto namin magtago na lang sa Emmaus.
Mga minamahal kong kapatid, iuugnay natin dinig ko'y magandang makita ang karanasan ni Eva at Adan sa aklat ng Genesis. Pinagbilinan sila ng tinig ng Diyos. Lahat pwedeng kamin. Huwag lang ang bunga sa gitna. Malinaw ang tinig ng Diyos. May bulong. Bulong ng ahas. Na nagsabing, kanin mo yan. Maging yung bunga sa gitna para maging tulad kayo ng Diyos. Sinong pinakinggan ng ating unang mga magulang? Yung bulong ng ahas. Kaya sila napahamak at nakita nilang sila'y hubad. Nung napansin nilang sila'y hubad, ano ang kanilang ginawa? Anong nagkising deh? Kayo talaga. Nagtago. Bakit? Kasi nakakahiya. Ganyan ang kasalanan. Nakakahiya. Kaya nga po karamihan sa paggawa ng masama, gusto natin sa madilim. Sa walang nakakakita, sa walang makakaalam. Bakit? Kasi masama, kaya nakakahiya. Ganito po ngayon, paggagawa ng masama, kinakailangan walang nakakaalam. Halimbawa, meron kang iba bukod sa iyong asawa. Anong sasabihin mo dun sa babae mo? Secret lang natin to, ha? Walang makakaalam. Bakit? Masama, kaya kinakahiya. Halimbawa sa mga estudyante, ibinigay na yung grades nyo. Naku, ang taas ng nakuha mo. Pero alam mong nangopya ka lang naman. Di pa deep inside you, hindi mo makuha mag-celebrate. Bakit? Kasi nandaya ka lang naman eh. Nakakahiya. Pag may mga chismisan, yan ako. Lagi ang simula ng kwentuhan, mga matay, atin na atin lang, ha? Tapos ayun, sisiraan ng iba, gagawa na ng kwento ang iba. Bakit atin na atin lang? Bakit di pwedeng malaman ng iba? Kasi nakakahiya dahil masama. Mga minamahal kong kapatid, ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ay paalyala rin sa atin na tulad ng dalawang alagad, tulad ni na Eva at Adan, makita rin natin tayo yung hubad. Yun po bang walang-wala tayo. At dahil tayo hubad sa dami ng ating pagkakasala, nahihiyak tayo dahilan upang tayo magtago. Nakakatakot lang ngayon. Sa panahon natin, maraming tao hindi na nahihiya sa kasalanan. Pinagmamalaki pa ang mali. Ang niyayabang pa yung mali. Mga pare, 5 na chicks ko. Hindi pa alam ng asawa ko. Pinagmamalaki ba yun? Mga kaibigan, nakukuha ko yung sweldo ko ng buo. Wala eh. Work from home. Pero hindi naman talaga ako nagtatrabaho. Pinagmamalaki ba yan? Mga tol, tingnan nyo, nakakainom ako kahit may likorban. Yan ba pinagmamalaki mo? Mga kumare, tingnan ninyo, hindi napansin ang barangay. 2 food packages ang nakuha ko. Naloko ko ang barangay. Pinagmamalaki ba yan? Maraming tao ngayon, hindi na nahihiya sa kasalanan. Ang mas masakit pa nga po, eh kung sino pa yung gumagawa ng tama, yun pa pinagtatawanan. Lagi kong binabalikan yung kwento ko dito sa Dambanak, wala pang COVID noon sa harapan. Yung grupo ng mga kabataan na nagyoyosi. Tapos yung mga girlfriend, eh kung makayakap sa lalaki, parang hindi napapakawalan. Tapos nakita nila yung isang kabataan na nagdarasal sa loob ng simbahan. At yun ang kanilang pinagtatawanan. Tila ba gana yung nagdarasal pa yung mali at sila ang tama? O di kaya sa mga mag-asawa, pag sinasabi ng isang lalaki sa kanyang mga kaibigan, mga pare, uuwi ako na maaga. Huwag na muna, inom muna tayo, chill muna tayo. Hindi pare, naghihintay ang asawa ko. Naku, ang corny naman ito.
para mag-uwi pa sa asawa sa oras ang korni at yung inom at mambababae ang dapat. Mga minamahal ko kapatid, tignan po natin ngayong quarantine ng ating mga sarili. Ako ba'y nahihiya pa sapagkat ako'y bad? Dahil dyan ako'y magtatago. Sa pagtatago, kakausapin ng Diyos. Hihingi ng awa upang mapagkalooban ng panibagong pagkakataon. Ikatlot uli ang paglalakbay ng dalawang alagad, hindi lamang tahimik, hindi lamang sila gubad, sila rin gutom. Sa haba ng nilakad ng dalawang alagad, sabi may isang 11 kilometro, mahaba-haba din po yun, eh, hindi naman patagandaan. Hindi katakataka na sila'y nagutom. Kaya kung nung sila'y may natuluyan na anong kanilang unang ginawa, kain agad. Mga minamahal ko, marami tayong ipinagugutom. Marami sa atin literal na gutom dahil walang makain. Pero marami rin sa atin ang gutom sa napakaraming bagay. Marami sa atin gutom sa atensyon. Kaya ayun, kung ano-anong pinaggagawa, kahit masama, tapos i-upload sa Facebook, gustong makakuha ng maraming likes, gutom sa atensyon eh. Marami sa atin gutom sa pagmamahal, kaya hahanapin sa kung saan-saan. Marami sa atin gutom sa malasakit, kaya ayun, naghahanap ng malasakit sa kung saan-saan. Marami sa atin gutom sa kasikapan, kaya kahit mali, papatulan. Marami sa atin gutom sa pera, kaya kahit mandaya ng iba. Marami sa atin gutom sa kapangyarihan, kaya kahit mangapak ng iba. Marami sa atin gutom na hindi pa kayo nagkakabunan, no? Gutom na kayo. Pero Diro, marami tayong bagay na ipinagugutom. Nawa po, makita natin na tulad ng dalawang alagad, nung makasama nila si Jesus sa hapunan at nakilala nila, napawi ang gutom at dali-dali sila bumalik sa Jerusalem upang ipamalita muling nabuhay ang Panginoon. Si Jesus ang papawi sa ating mga gutom. He alone can satisfy our deepest hunger. Mga kapatid ko, tulad ng nabanggit namin sa ating salmo, ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ang buhay ay isang paglalakbay. Tayo lahat ay patungo sa landas kay Jesucristo. Lagi po ninyong tatandaan na sa paglalakbay na ito, makararanas tayo ng pagtahimik, ng kahubaran at ng kagutuman. Makilala nawa natin ang tinig ng Diyos, ikahiya ang pagkakasala at si Jesus ang bumawi sa ating kagutuman. Sabi nga sa lumang ipan, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa labi ng Panginoon. Amen. Ipapahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mapapangyarihan sa lahat. Na may luwa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng hindi, nanaw sa naroon ng mga Himao, nang may tatlong araw na buhay na mabuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula pa rin ito at hukong sa nangubuhay at namamatay na tao.
Sumasampalataya ng Anak sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mabuli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, walang itinatangi ang Diyos. Halina't ihayag sa Kanya ng may pananampalataya at pag-asa ang ating mga kahilingan at inisamo, Panginoon, kami iyong dinding. Panginoon, kami iyong dinding. Para sa simbahan, upang patuloy niyang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng pagkakataon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinding. Para sa mga namumunong sa pamahalaan, upang sa kanilang pagpapasya, lagi nilang isaalang-alang ang kalooban ng Panginoon ng awa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinding. Para sa mga gulong-gulong at tulilong sa buhay, upang ang salita ng Diyos at ang paghahati ng tinapay ang magbigay ng liwanag at direksyon sa kanilang landas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinding. Para sa mga bagong biyag at mga nagbalik loob, upang patuloy nilang pakikisa sa banal na misa ang magpatatag ng kanilang pagkakapakabuti, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinding. Para sa ating lahat ng humaharap sa banta ng COVID-19, upang ang ating pakikinig sa salita ng Diyos, ang pagsasalo-salo sa banal na piging ay magpaiting ng ating pagtitiwala sa Panginoon, nagtagumpay at sa pagmamanasakit sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinding. Isama rin po natin ang mananatiling intensyon nila Mira Sibaltongco and family, Annette Versailles and family, Donabel Santos and family, Gabriel Vigaria and family, Oli family, Milagros de Leon Union, Kim Norberte, Ashley Martin, Joshua Gamboa Manzano, Jerry and Sally Gulawan, Hermie de los Santos Cruz, Teresa Garcia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggi. Sa katahimikan, ilapit natin sa Panginoong muling na buhay ang ating mga pangangailangan. Amang mapagmahal, pagbigyan mo ang kahilingan ng iyong sambayanan, yayamang kahit na ang iyong buong anak ay hindi mo ipinagkait para sa aming kaligtasan at hanggang sa kasalukuyan. Patuloy mo kaming sinasamahan at pinangangalagaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Makiisa po tayo sa pag-awit sa pag-aalay. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa
ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mo ang aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahay ng Mesiyas, ang maamuntupa na tumubos sa aming lahat. Naghahain walang umpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinapoy buhay lagi ilang nando. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ng akunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sika pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong hinarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Panang Kaparian. Alalahanin pa rin ang mga kapatid namin na hinlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa ano sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawa at maging napating kami lahat na mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kabiyang ng puso, kaisa ng mga apostol, nina San Francisco, Santa Jacinta, San Marcos at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugulog sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupulit sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo.
magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Kristo ang Panginoong muling nabuhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin niya ako. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa mong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandali ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para magang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo kaya mawalay ako sa iyo. Now I'm
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kung kaya mo ginapin ang iyong sambayan, na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Oratio imperata laban sa pagdaganap ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang humingi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki panahusay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan at lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ipinutuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsoy, ipanalangin mo po kami. San Francisco Marto, ipanalangin mo po kami. Santa Jacinta Marto, ipanalangin mo po kami. Ang ating patrona, mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo po kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Yuko po ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at tumubkop sa inyo, pagundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya namang magpalak sa inyo ng kaligayahan, magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng maniubos ng walang malo na kalayaan, ay pagkampinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pagundangan sa pananampalatayang binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pagundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayo taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihan natin ang Panginoong muling na buhay. Salamat.